Everybody, so lesson 3 na po tayo ngayon. Sana makagawa ako ng lesson 3 to 5 man lang. Sana ngayon. Itong lesson 3, parang halos kagaya lang to nung sa lesson 2. Diba doon yung kore, sore, are. Ito naman, koko, soko, asoko. Yung lugar na to. Yung ano kasi, yung kore, yung parang may itinuturo ka lang na this. Pero ito naman, here, there, tapos that place over there. Yung malayo sa inyong dalawa ng kausap mo. Yun yung that place over there. Halimbawa, tinanong, may ano, nasa Japan kayo, tapos nagtatanong kayo, saan po ba yung CR? Or yung toilet? Or yung restroom? Tapos sasabihin nyo, toire. Wa? Toire, yun yung toilet. Toire wa? Doko desu ka? Doko desu ka? Yung doko, dun yung parang iaano yung place, dun yung koko, soko, asoko. Parang ganun yung pag-question sa kanila dito, diba sa atin. San po yung CR? Pero pag ang sagot naman, ang CR ay blah blah blah. Ang CR ay doon. Diba ganun? Pero sa kanila, parang dapat, ang CR ay nasan? Ganun yung pag-construct nila ng sentence. So, toire wa, doko desu ka? Or kung gusto mong mas polite, dochira desu ka? Toire wa dochira desu ka? Kung ayaw mo ng toire, otearai. Otearai. Yung te, kamay. Tapos yung arai, parang wash, ganun. So, parang magiging washroom na din siya or restroom pag inano mo kinumbine. So, yun yung parang Nihongo version ng toilet. Otearai. Otearai wa dochira desu ka? Or kung gusto mo naman yung toilet, toire wa doko desu ka, dochira desu ka, ganyan. Yun. So, yung polite niya, ito na nga. Koko, here, this place. Soko, there, that place near you. Soko, mas malapit doon sa kausap mo. Asoko, that place over there. Yung malayo sa inyong dalawa. Yung doon sa place doon na malayo sa ating dalawa. Parang, toire wa doko desu ka? Sabi nung kausap mo, ah, asoko desu. Asoko desu. Parang malayo sa inyo. Ah, doon sa malayo sa ating dalawa. Doko, where, what place. Tapos yung polite niya, itong kochira, polite ng koko. Sochira, polite ng soko. Atchira, polite ng asoko. Dochira, polite ng doko. So, yun. Classroom, kyoshitsu. Kyoshitsu, dining hall or canteen. Shokudo. Shokudo. Mapapansin mo yung pag ano ko. Kyoshitsu. Kyo, parang prolonged siya kasi. Kyo ito, tapos ito. You. Diba sa atin, pag yung K-Y-O-U dapat sa atin. Q, ganun yung parang magiging pronunciation. Pero sa kanila, hindi. Kyo. Kyoshitsu. Classroom. Shokudo. Dining hall or canteen. Jimusho. Office. Conference room, assembly room. Kaigishitsu. Ang iba, maririnig mo. Kaigishitsu. Pero yun. Ang pag-pronounce ko sa kanya ay kaigishitsu. Kaigishitsu. Uketsuke. Reception desk. Robi. Lobby. Heya. Room. Toire. Otearai. Ito. Toire. Toilet. Otearai. Restroom. Parang toilet din. Otearai. Ito, kanji ng kamay. Ito yung kanji nung sa pagwawash. Parang, wash your hands, ganyan. Otearai. Yun yung tawag nila. Hugasan ng kamay. Tapos, diba sa atin sa Tagalog, silid aklatan, room na may mga libro-libro. So, magiging, yun yung library. Parang ganun din siguro sa kanila. Naghuhugas ng kamay doon sa place na yun. Kaya naging otearai. Yung, ano, gawa-gawa ko lang yun. Pero yun nga to. Yung kanji na to, te or hands. Tapos ito naman, yung sa araw. Pag-wash ng hands. Kaidan, staircase. Erebeta, elevator. Eskareta, escalator.
o kuni. Kuni, country siya. Tapos, kung gusto mo maging polite, lalagyan mo ng O dito sa unahan. O kuni wa. Ganun. O kuni wa do chera desu ka? Tapos, kaisha, company. Uchi, house or home. Dengwa, telephone or telephone call. Kutsu, shoes. Kutsu, shoes. Nekutai, necktie. Wine. Wine. Tabako. Tobacco or cigarette. Uriba. Department counter sa isang department store. Chika. Basement. Kai. Yung floor. Halimbawa, sa first floor, ikai. Sa second floor, nikai. Sa third floor, sangkai. Ganyan. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Tsaka na natin pag-usapan yung numbers. Napapagod na ako sa school. Pahinga naman ng konti. So, ayun, diba, floor. Pag ano, kung anong floor siya, yung what, it's nan, nani, ano pa ba? Nano, nande, mga halos mga what yun lahat. So, pag magtatanong ka ng floor, sasabihin mo, nang guy, guy. Ito pala yung hiragana, dun sa mga hindi pa masyadong ano, magbasa ng hiragana. Naalala ko pala nung nag-aral din ako ng Nihongo dito sa somewhere, sa university dito sa Pilipinas. Yung, sabi nila, yung ano daw, yung tawag dito, guy, or yung letter G na word, diba? Sana ba yun yung dito? Kaigishitsu. Ito, ang pag-pronounce na nila nito, kaigishitsu, kaigishitsu. Kasi pagka yung G daw, in between ng parehong vowel, kai, E, diba yun? Tapos, kai, gi, E din. I mean, letter I, E sound, E, tapos E din. So, dapat daw ang pag-pronounce on, kai nishitsu. Kaya, ito naman, nangai. Sound, ito. Mga ganun yung sound na pinoproduce niyan. So, guy siya, as in letter G. Nangai. What? Floor. Etong ano, yung mga hindi pa pala marunong magbasa ng hiragana masyado, ito, ka. Ka siya, ito, diba siya? Ka. Pag dinagdagan mo ng dalawang ganyan, ng teng-teng na ganyan, magiging ga na siya ang pagbasa. Ito, ka. Ito, ga. Parang kagaya ng ba. San ba ako nakakita ng ba? Ito, ha. Ha, ito, pag wala tong teng-teng. Pag meron ito, magiging ba. Ito din, uriba. Ba. Yun lang. Pag instead na tenteng bilog, pa, na as in letter P. Ganun. Tapos, yun. What floor ng guy? Yen, eng, sa kanila. Limbawa, ito, 100, hiyaku. Parang sasabihin mo, ikura, etong how much, ikura. Ikura desu ka? Sasabihin nung ano, hyakuen. Hyakuen desu. Hyakuen. Hyakuen. Pwede din. Hyakuen desu. 100 yen. Sen, 1,000. Mang, 10,000. Limbawa, 10,000, edi mang. 20,000 nimang. Ganon. Dito din, ilan ba? 2,000 nisen. Pero pag 3,000 san, sang zeng. Zeng, Z, letter Z na siya. Sang zeng, lalagyan mo ng nengteng zeng na ang pag-pronounce. Tapos yung 8, diba? 8,000, dapat diba yun? Hachi seng. Pero hindi. Pag 8, instead na hachi, ang sasabihin mo, haseng. Yun. Yun na. Ito naman sa ating kaiwa. Excuse me. Excuse me. Sumimasen. Parang, na-experience ko noon, ano, hindi sila nakakapag-English masyado. Tapos, nawawala na kami. Kasi nagbabike-bike lang kami lagi.
sabi naman, excuse me, gumaganon kami. Tapos walang pumapansin sa amin. Naisip ko, sabi ko, sumimasen! Tapos may, hi, hi! Eh, parang gumaganon agad sila kasi pala nila magninihonggo ako. Tapos sabi ko na, where? 7-Eleven? Where? 7-Eleven? Oh, 7-Eleven? Oh, asoko des? Gumaganon sila. Parang pag talagang desperate ka na at hindi naman sila marunong mag-English, parang ano na lang, yung mga words na lang, huwag ka nang yung masyadong perfectionist sa grammar mo sa English kasi the more na itatry mong maging maganda yung English mo, the more na hindi ka nila maiintindihan kasi karamihan hindi talaga nakakapagsalita ng English. So yun, excuse me, sumimasen, sumimasen. Pero yung sorry din, sumimasen, pwede din yun. Sumimasen, parang mas maganda siya sa gomenasai. Sorry kasi gomenasai, ganyan. Pero kung mas gusto mong maging mas polite or parang mas seryoso yung pag, ano mo, parang please excuse me, ganyan. Sumimasen, sumimasen, ah, oh, sumimasen, sumimasen, ganon. Yung diba sabi ko, yung des polite siya. Pero may mas polite pa pala sa des. De gozaimasu. Parang ani de gozaimasu. Hindi ani desu, kundi, 'di ba pag ano, konnichiwa, ani desu. Konnichiwa, ani de gozaimasu. Ganoon. Ito, please show me, halimbawa, mag-ano ka, mag-ano ka ng sapatos. 'Di ba merong mga sizes 'yon. Tapos hindi ka marunong pala ng numbers, ang sabihin mo 23.5 misetek ko dasai, ganyan. Tapos ituturo mo yung number, ganun, yung parang size ng sapatos. So ayun, or halimbawa ganun, basta kung ano yung pag hindi ka makapag ano, sasabihin mo na lang ng English. Tapos sabi, oh, misete ko dasai. Parang, please show me, halimbawa, yung ganong size nga. Ni Jusang, tenko. Ano ba yung magiging size? Nakalimutan ko. Basta yon, yung ganon. Ni Jusang, tenko. Oh, misete ko dasai. Tapos ipapakita mo na lang din yung sapatos. Ganon. Or minsan nga, understood na nila yun. Sasabihin mo lang, ni Jusang, tenko. So. Shoto, o shosho, machi kudasai. Gaganon sa'yo yung mga ano, ibig sabihin nun, ah, sige po, wait lang po. Ganon. Tapos ito, ja. 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 Dewa, ganyan. Ja din naman yun. Ja, well, then in that case, parang, ja. Mata ato de. Parang ganon. Mata ashita ne. Mata ashita desu ne. Parang, well, okay, see you tomorrow. Ganyan. Ja. Well then. Parang sa Korea, krom. Sasabihin, di ba, nung mga, yung mga K-drama lovers dyan, yung sa Korea, krom. Parang ganun. Well, then. Then, well then, ganyan. Give me, something, please. Limbawa, toyo. Paano ba yung toyo? Show you? Show you ata yung toyo. Show you o kudasai. Parang, please, give me soy sauce, please. Shin Osaka. Name of a station in Osaka. Osaka, di ba yung pag-pronounce natin? Pero naririnig ko yung naging teacher ko noon sa Japan. Osaka ang pag-pronounce niya. Italia, Suisu, Italy, Switzerland. Tapos ito yung mga fictitious companies na naman nagagamitin na lang sample dito. So, yan. Translate nyo. Ito yung department store. Ito yung mga tawag. Shokudo. Huwag na nito. Kayo nang bahala mag-ano ng vocabulary nyo. Tsaka ko na lang siya i-explain pag ano. Basta ganun. Basta may jisho lang kayo or dictionary. Matututo na lang din kayo ng mga vocabs. Ito na lang na grammar. Ha? Okay. Koko, soko, asoko, kochira, sochira, atchira. Na-discuss ko na to, diba? Yun, ito, koko. Sasabihin niya, koko. Tapos, yung, diba, yun yung, ito yung kausap niya. Sabi niya, oh, soko. Malapit dun sa kausap. Tapos, asoko. Malayo sa kanilang dalawa. Pero, pag magkasama silang dalawa, sasabihin niya, koko. Tapos, medyo malapit sa kanila, pero malayo.
Soko. Tapos yung malayo talaga sa kanila, Asoko. Yun nga, Kochira at Shira. I mean, Kochira, Sochira at Shira. Yung mga polite nung Koko, Soko, Asoko. Ito yung pattern. Noun 1, wa. Noun 2, des. Diba nasa lesson 1 naman to? Ganun lang din. Place. Ito yung place. Tapos ito yung ano, parang ang CRI nandoon. Ganun. Otearai wa asoko des. The restroom is there. Otearai wa asoko des. Kung mapapansin nyo, yung basta alam nyo lang kung paano gamitin yung article na wa, makakapag-construct na kayo ng sentence sa Nihongo. Parang, ito ay, ganun, ito ay, blah, 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 kore wa, blah, 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 des. Or, ang restroom ay, blah, 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 des. Otearai wa blah 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 des. Ganun. Denwa wa nikai des. The telephone is on the second floor. Yamada-san wa jimusho des. Mr. Yamada-san is in the office. Yamada-san wa jimusho des. Ganun. Tapos dito, otearai wa doko des ka? Where's the restroom? Kung mapapansin mo dito, 'di ba yung place? That place over there. Otearai wa asoko desu. Kung magtatanong ka kung nasan yung otearai, hindi mo siya, ano, doko wa otearai desu ka? Hindi ganon. Yung parang, as is yung otearai, nandito siya sa first na part, tapos wa, tapos etong asoko, yung place na tinutukoy, dun mo ilalagay yung doko. Tapos magdadagdag ka dito ng ka. So, magiging otearai wa doko desu ka? Otearai wa doko desu ka? Where's the restroom? Sasabihin ko ano? Asoko des. It's there. Erebeta wa dochira desu ka? Dochira tsaka doko pareho lang ha. Yung doko kasi, yung dochira kasi mas polite kesa sa doko. So, erebeta wa dochira desu ka? Where's the elevator? Atchira des. It's in that direction. It's there. Ganun lang din. Pero kung, maano mo sila, pag makakausap sila, medyo mahirap intindihin, lalo na kung ano, yung mga first days or first weeks mo, kasi hindi nila to masyadong ino-observe. Parang ito, i-observe mo lang siguro to sa writing, pero pag makikipag-usap ka sa kanila ng yung sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, maririnig mo sila, sasabihin lang, halimbawa, ito nga, yung elevator, sasabihin, Erebeta, doko? Ganun lang. Hindi na, Erebeta wa doko desu ka? Or Erebeta wa dochira desu ka? Hindi na sila ganun. Parang maririnig mo na lang yung tono ng pag-ano nila na pataas na ibig sabihin nagtatanong. Halimbawa, Yamada-san wa doko? Or Yamada-san doko? Where's Mr. Yamada? Ganun. Yamada-san wa jimushu desu. Yamada-san wa doko desu ka? Yamada-san wa jimushu desu. Where is Mr. Yamada? Oh, he's in the office. Ganyan. Tapos, doko dochira is also used to ask the name of a country. Company, ayun. Parang which din. Which company ngayon are you from? Or what company do you work for? Kaisha wa dochira desu ka? Or, gakko wa doko desu ka? What's the name of your school? Pwede naman kung gusto mo talagang ano na, what's the name of your school? Gakko no namae wa nan desu ka? Or kung gusto mo yung parang ano, you cannot use nan. Dochira is politer than doko. Kung ang itatanong mo lang naman is yung name, pwede mo naman yung gakko no namae wa nan desu ka? Pero kung, yun nga, what's the name of your school na gusto mo eh, parang, kung anong school ka galing, yung ganong, ano, gakko wa doko desu ka? Pero eto, yung sinasabi niya ditong nga, na hindi mo pwedeng gamitin, yun nga, yung, sang school ka galing, or sang bansa ka galing, ganon. Pero yung kung pangalan lang naman, pwede mo siya, yung as in literal na ang ibig mo sabihin ay yung pangalan lang nung school. Pwede mo siyang gamitin yung nan.
N1, no, N2. So, pag ganito, parang, of nito, N2 of N1. When N1 is the same of a country and N2 is a product, it means that N2 is made in that country. When N1 is the name of a company and N2 is a product, it means that N2 is made by that company. In this structure, doko is used to ask where or by whom is made. N2 is made. So ito. Kore wa doko no computer desu ka? Nihon no computer desu. IMC no computer desu. Where is this computer made? Who is the maker of this computer? Ganyan. Kore wa doko no computer desu ka? Kore wa doko no computer desu ka? O pwede din namang kono computer wa doko no desu ka? Ganon. Kore wa doko no computer desu ka? Where is this computer made? Tapos sabi, nihon no computer desu. Computer made in Japan. Nihon, Japan. No computer desu. IMC no computer desu. Computer from IMC. So, ito yung table. Ko, so, a, do. System of demonstrative words. Thing. Kore, sore, are. This, parang, that over there. Kono noun, sono noun, ano noun, dono noun. So, yung eto, plus yung noun. This umbrella, sono umbrella, so parang magiging kono umbrella, sono umbrella, ano umbrella, or kono casa, sono casa, ano casa, ganon. Koko, soko, asoko, doko, dochira, sochira, achira, dochira. Kochira, sochira, achira, dochira. Ganon. Number 6, okuni. The prefix o is added to a word concerning the listener or third person in order to express the speaker's respect to the person. Okuni wa dochira desu ka? Ito nga, where are you from or kung anong country ba ikaw nang galing? Kuni, country. Where are you from? Oh, lesson 4 na. Ah, nasa verb na tayo. Mas masaya yung verb kesa dito. Basta ito yung mga simple grammar constructions or grammar explanations. That ends our video for lesson 3.